Magandang araw mga bata, narito muli ang iyong teacher Sabina. Okay, ngayong araw ay ating babasahin ang isang magandang kwento tungkol kay Digong Dilaw. Si Digo ay isang batang labis na aakit sa kulay dilaw. Isang araw, nagkaroon siya ng kapangyarihan. Lahat ng nahawakan niya ay nagiging dilaw. Maging masaya kaya siya sa paligid na isang kulay? Okay, mga bata, handa na ba kayong makinig sa ating kwento? Okay, ang ating layunin ay magagamit ang kwentong ito sa pagpapakilala sa kulay na dilaw at sa pagtuturo sa kahalagahan ng iba pang kulay. Okay, mga bata, makinig kayo ng mabuti dahil ang kwentong ito ay nagbibigay ng magandang aral. Okay, handa na ba kayo? Okay, mga bata, ang kwentong ito ay kwento ni Virgilio is Almario at guhit ni Nelson Cabrera. Okay, mga bata, handa na ba kayong makinig? Simulan na natin ang kwento. Gustong-gusto ni Digo ng kulay na dilaw. Pagpasok niya sa paaralan, dilaw ang kulay ng kanyang gamit. Dilaw rin ang kulay ng kanyang bag at iba pang mga gamit. Okay, mga bata. Alam niyo ba, mga bata, dilaw rin ang paboritong pagkain ni Digo. Gusto niya ang saging, mangga, papaya, kasoy at iba pang dilaw na prutas. Gusto rin niyang uminom ng katas ng kalamansi. Pero ayaw niya ang birding gulay. Madalas nagagalit ang kaniyang ina dahil ayaw kumain ni Digo ng pagkain kundi ito dilaw. Hayaan mo na, sabi ng kaniyang ama. Pampalusog naman ang mut ng bata, ang dilaw na pagkain. Pero masama rin ang puro dilaw na pagkain lamang, sabi ng kaniyang ina. Kailangan din ng katawan ang ibang uri ng pagkain, gaya ng berding gulay. Aral muna si Digo. Tinutulungan siya ng kaniyang ina sa pag-aaral. Tinutulungan siya ng kaniyang ina sa pagbabasa ng libro. Dilaw ang kulay ng takip ng libro ni Digo. Pati ang kulay ng silid ni Digo ay dilaw. Dilaw ang kulay ng dingding, pinto at meseta. Dilaw ang kulay ng kama, kumot at punda ng unan. Dilaw rin ang kulay ng kaniyang pajama at tsinelas. Okay, mga bata. Isang araw, nagising si Digo na iba ang pakiramdam. Siya dahil dilaw ang kulay ng kaniyang mga kamay at paa. Dali-dali siyang bumangon at humarap sa salamin. Nakita niya ang dilaw ang kaniyang buong mukha. Dilaw pati ang kaniyang buhok, tilik mata at kilay. Umiyak na lumabas sa kanyang silid si Digo. Tatay, nanay,
Tinawag niya ang kaniyang ina at ama. Nagulat ang kaniyang ina at ama nang makita ang kulay ni Digo. Yumakap si Digo sa kaniyang ina. Bigla naging dilaw ang kaniyang ina. Yumakap din siya sa kaniyang ama. Bigla naging dilaw rin ang kaniyang ama. Nahinto ang pag-iyak ni Digo. Natawa niya siya nang makitang kulay dilaw rin ang kaniyang ama at ina. Natawa rin kahit nagtataka ang kaniyang ama at ina. Tumakbo ng tumakbo sa loob ng bahay si Digo. Hinahawakan niya ang kurtina at dingding. Naging kulay dilaw ang kurtina at dingding. Hinahawakan niya ang mesa at mga silya. Naging kulay dilaw rin ang mesa at ang silya. Ilang sandali pa, dilaw ng lahat ang loob ng bahay. Lumabas ng bahay si Digo. Hinahawakan niya ang lahat ng mga bulaklak at halaman. Naging dilaw ang lahat ng mga bulaklak at halaman. May nakita siyang isang pusa. Hinabol ni Digo ang pusa. Nang mahuli ni Digo, naging dilaw rin ang pusa. Alam niyo ba mga bata, kumalat ang balita tungkol sa kapangyarihan ni Digo. Pumunta ang maraming tao sa bahay ni Digo. May mga reporter na kumukuha ng balita at retrato. Pero walang gustong lumapit kay Digo. Natatakot silang maging dilaw. Tuwang-tuwa naman si Digo. Dahil sikat na sikat siya. Nang pumasok sa paaralan si Digo, lumalayo ang mga kaibigan niya sa kanya. Natatakot silang lahat na maging dilaw. Si Digo, araw-araw, wala siyang magiging kalaro. Lagi siyang nag-iisa sa kaniyang silid. Habang tumatagal, nasusuya na siya sa dilaw. Puro dilaw kasi ang kulay ng kaniyang silid. Di pala masaya kung puro dilaw ang lahat, sabi niya sa kaniyang ama at ina. Napaiyak sa lungkot si Digo. Napaiyak din sa awa ang kaniyang ina. Alam niyo ba mga bata kung anong nangyari kay Digo? Biglang nagising si Digo. Panaginip lang pala. Sigaw niya. Mula ngayon, gusto ko na rin ang ibang kulay. Malungkot din pala kung puro dilaw ang mundo. Kailangan ng ibang kulay para sumaya ang mundo. At tama si nanay, masama sa katawan kung isang klase lang ang pagkain kinakain ko. Kailangan ko rin ang ibang pagkain bukod sa dilaw. Okay mga bata, nagustuhan niyo ba ang kwento ng aking binasa? Okay mga bata, sino si Digo? Ano ang kanyang gusto? Ang gusto ni Digo ay ano? Puro dilaw. Pati ano? Pati sa pagkain, ang buong paligid. Anong nangyari? Anong nangyari? Nagiging dilaw. Okay, mga bata.
Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang dapat natin matutunan sa ating kwento ngayong araw? Dapat marunong din tayong magpahalaga sa ibang bagay sa paligid at hindi sa sarili lamang nating gusto. Okay, mga bata, sana may aral po tayong natutunan sa ating maikling kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, ako po si Teacher Sabina. Bye-bye!